Sa mga nagtatanong tungkol sa bagong e-travel update, lalo na sa mga hindi pa rin nakakapanood ng bagong e-travel arrival card at e-travel departure card tutorial ko, eto guys, pinagsama ko na para hindi nyo na kailangan hanapin pa yung ibang video or lumipat sa ibang video. Dahil marami pa rin mga OFW or mga pasahero na nagko-comment sa mga lumang video ko. At nagtatanong kung bakit daw iba na ang pagre-register sa e-travel. Para sa kaalaman nyo guys, may malaking pagbabago na ngayon sa e-travel registration. Kaya ngayon, pinagsama ko na para hindi na kayo mahirapan at para may guide kayo. Kasama din dito ang 10 katanungan ng mga OFW or madalas na tanong ng mga OFW at mga pasahero tungkol sa e-travel. At sinagot din natin ito sa pamamagitan ng video. So, eto na guys ang mga kailangan nyo malaman kapag magre-register kayo sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card pabalik sa ibang bansa. At sana makatulong ito sa inyo. At mas maigi guys na makaabot kayo doon sa 10 question or 10 na katanungan ng mga OFW dahil masasagot doon ang mga katanungan nyo na for sure ay nasa isip nyo para itanong sa comment section. Mas maigi guys na mapanood nyo muna yun bago kayo magtanong sa comment section. Dito pala guys sa number, pwede kayong gumamit ng number nyo sa Pilipinas or number nyo sa ibang bansa. I-click nyo lang yung flag sa gilid para ma-search nyo at malagay nyo yung number kung saang bansa kayo. Hello guys! May malaking pagbabago ngayon sa e-travel registration kaya napakarami OFW ang nag-message sa atin. What? Lalo na't nawala daw yung pagpipilian ng e-travel arrival card or e-travel departure card. Actually guys, hindi naman siya nawala. Nakakalito lang siya sa una pero madali lang namang sundan. Kaya huwag na kayong mag-alala guys dahil ituturo ko sa inyo step by step. At ganun pa rin ang pagre-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card. 3 days or 72 hours bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Pwede sa kahit anong araw sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Pwedeng 1 day, pwedeng 2 days or 3 days bago ang flight. Walang problema yon. Ang isa sa pagbabago ngayon guys sa e-travel registration na kung dati ay pwede kang gumamit ng kahit anong email address or kahit kani-kaninong email address. Pero ngayon, ang dapat na email address na ginagamit mo ay dapat hawak mo at nabubuksan mo. Dahil kapag nag-register ka, ay automatic ipapagawa ka or papagawan ka ng account ng e-travel. Kaya dapat hawak mo or nabubuksan mo ang iyong email address. Sa mga hindi naman marunong guys, ay dapat at least ay bagong email address ang ipapagawa nyo or gagamitin nila para after ng registration ay ibibigay nila sa iyo ang email address at password na ginamit sa pag-register sa e-travel mo. So, simulan na natin guys. Pagpasok nyo sa website ng etravel.gov.ph na ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. After nyo mapasok yung website ay ito yung lalabas. Kailangan nyo guys ilagay ang email address nyo. At gaya ng sabi ko, dapat nabubuksan nyo ang inyong email address dahil magsisend sila ng code. And after that, click continue. And after nyo maklik yung continue, ay magsisend agad sila ng code sa email address na nilagay nyo. At dito naman sa create account, dyan sa pinakababa guys, ilalagay nyo dyan yung code na sinend sa inyo sa email address. At dyan naman sa baba ng email address nyo, ang ilalagay nyo dyan is yung personal password na gagawin nyo or ilalagay nyo. At dapat sa personal password na gagawin nyo ay at least may isang big letter, small letter, number, at special symbol. Kagaya nito guys, for example, Alvin 2024 number sign. And after that, click continue. After nyo maklik yung continue guys, ay lalabas ito. Step 1, onboarding personal information. At i-click nyo yung take selfie or upload image. And after that guys, ay magti-take kayo ng selfie. After yung makapag-take ng selfie, ay i-click nyo ang check sa baba. Then lalabas na ito, loading, please wait. And after na makapasok yung photo nyo or yung image nyo, mamimili na kayo kung Philippine passport kayo or foreign passport. Pero tayong mga OFW ay Philippine passport. Yung tinutukoy nyo guys na wala nang pagpipilian kung arrival or departure, huwag kayong mag-alala guys dahil hindi naman siya nawala. Nilipat lang siya sa gitna. What? Take note guys na lahat ng uuwi or pupunta sa Pilipinas, mapa OFW man, mapa tourist,
mapa-permanent residency sa ibang bansa, or mga foreigner, papabata man, matanda, at kahit infant, ay required i-register or mag-register sa e-travel arrival card. Kahit anong nationality guys, at kahit ano ang purpose ng travel papunta sa Pilipinas. Sa may kasamang pamilya or magkakapamilya na magta-travel pa uwi sa Pilipinas, ay mamaya may makikita kayong add family member. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong pangalan, ang first name, middle name, at last name. Sa mga pasahero naman or mga OFW na walang middle name, ay okay na naman na hindi nyo lagyan ng middle name dahil ang nakalagay naman dyan ay optional. Dahil may mga iilang pasahero na wala daw middle name. So, pwede nyo iwanan naka-blank ang middle name dahil optional lang yan. Ganon din guys sa suffix. Kung wala namang suffix ang pangalan nyo, ay iwanan nyo lang ding naka-blank. At ilalagay nyo ngayon ang inyong kasarian, birth date, citizenship, country of birth, at ang inyong mobile number. And after yung malagay ang inyong mobile number, ilalagay nyo na ngayon ang inyong passport number. Tapos guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong occupation. Dito naman sa occupation guys, ay huwag kayong mai-stress. Dahil napakaraming OFW ang nagtatanong na wala daw hotel, wala daw nurse, wala daw engineer, wala daw doctor. Ang ilalagay nyo guys ay professional dahil in general na or yung category ng trabaho nyo ang ilalagay nyo. Pwede kang laborer or worker. Unless na lang kung sa bahay kayo nagtatrabaho, ang ilalagay nyo dyan is domestic helper or household workers. Sa mga walang trabaho naman ay piliin nyo ay unemployed. Basta guys, huwag kayong mai-stress. Piliin nyo lang yung kategory ng trabaho nyo or ng katayuan nyo. Are you an OFW? Click no kung hindi ka naman OFW kung permanent residency ka sa ibang bansa or galing kang tourist. Hindi kayo OFW. Pero sa atin naman mga OFW or Overseas Filipino Workers, i-click nyo yung yes. OFW classification, pipiliin nyo kung land-based kayo or sea-based. Land-based kung mga OFW sa ibang bansa. Sea-based naman yung mga nagtatrabaho sa barko. And after that, click next. At lalabas na itong onboarding step 2. Permanent country of residence. Country, Philippines. Pero sa mga permanent residency na sa ibang bansa, for example sa bansang Canada, is yung address sa Canada ang ilalagay nyo. Dahil guys, mamaya ay ilalagay nyo naman ang destination upon arrival nyo sa Pilipinas. Pero sa ating mga OFW ay of course ay Philippines. Tapos ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality, barangay at ang inyong house number or street number. Kung ayaw naman mag-proceed na walang house number, ay ilagay nyo lang ang 000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong step 3, onboarding summary. I-double check nyo lahat ng information. Kung okay naman guys, scroll nyo lang at i-click nyo ang submit. At may lalabas na note sa baba na your profile is complete. You can now begin e-travel transactions. At lalabas na ito. Mukhang humaba guys ang e-travel registration ngayon. Pero okay lang yan at huwag kayong maglala dahil matatapos din yan step by step. So para makapagsimula na kayo mag-register or para matapos nyo na ang e-travel arrival card registration nyo, ay i-click nyo yung new travel declaration. At lalabas na ito. Makikita nyo yung for me. For me kung para sa iyo na nagre-register. O kaya naman para sa iyong family member. So yung family member ang pipiliin nyo. Pero kung para sa iyo ay hayaan nyo lang yung for me. At dyan naman yung air ay hayaan nyo lang din yan. At nandito na tayo sa pagpipilian kung arrival or departure. Basta guys, kapag uuwi sa Pilipinas, ang pipiliin nyo is arrival entering the Philippines. Kapag pabalik naman sa ibang bansa ay e-travel departure card or departure leaving the Philippines. Pero ang i-re-register natin ngayon is arrival entering the Philippines pauwi sa Pilipinas. At yan namang special flight na makikita nyo guys ay huwag nyo na yung i-click at hayaan nyo lang yan. Pero mamaya kung hindi naman lumalabas ang flight number or airline's name nyo ay pwede nyo yung i-click. Pero sa ngayon ay hayaan nyo lang. And after that, click continue. At lalabas na ito, new travel declaration step 1. Purpose of travel. Kung for vacation lang kayo na OFW ay ilalagin dyan is holiday or vacation. Pero sa mga for good na sa Pilipinas or mga tourist na uuwi sa Pilipinas, ang ilalagay dyan is returning resident para hindi na lumabas yung date of return.
traveler type, aircraft, passenger. At dyan naman sa country of origin, ang inalagyo dyan guys, isa bansa kung saan kayo original na magagaling or kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Kahit pa may connecting flight kayo sa ibang bansa. Andito na tayo sa destination upon arrival. I-click nyo yung residence. At kung pareho lang yung address na pupuntahan nyo sa address na nilagay nyo kanina, ay pwede nyo yung i-click na small box na same as permanent country of residence. Andito na tayo ngayon sa flight information. At ilalagay nyo ngayon ang date of arrival. At dahil nga e-travel arrival card ang ire-register natin pauwi sa Pilipinas, ang ilalagay nyo dyan is yung arrival nyo sa Pilipinas or yung lapag nyo sa bansa natin na makikita nyo sa inyong ticket. Take note pala guys na ang pagre-register sa e-travel arrival card man or e-travel departure card ay hindi kasama ang local flight sa Pilipinas. Yung airport lang na manggagaling sa international flight or lalapagan galing international flight at yung airport na papunta or magagaling papunta sa international flight. Hindi kasama ang local flight. Dito naman guys, sa date of return, ilalagay nyo yung date of return nyo pabalik sa ibang bansa. Pero sa mga one-way ticket lang ang dala dahil may mga OFW na one-way ticket lang ang binibili ng kanilang employer at saka na lang ibubok kapag malapit na yung flight nila pabalik sa ibang bansa. So ilalagay nyo guys yung date na pabalik nyo sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin nyo na manghuhula kayo kagaya na sinasabi ng isang vlogger. Dahil guys, kung dalawang buwan ang bakasyon nyo ay alam nyo naman kung kailan ito matatapos. So yung date ng balik nyo ay yun ang ilalagay nyo. Hindi nyo kailangan manghula na baka ilagay nyo is yung date ng isang taon. Hindi ganun guys, common sense na lang. Para lang makapag-proceed kayo. Then ilalagay nyo ngayon ang airline's name at flight number nyo. At kagaya nga ng sabi natin kanina, dahil may mga airlines na hindi lumalabas yung airline's name at yung flight number, ay pwede nyo i-click kanina yung nakita natin special flight at ilagay nyo ang private. At ilagay nyo naman sa flight number ang 50 para lang makapag-proceed kayo. After nyo malagay yung airline's name nyo at flight number, ilalagay nyo ngayon ang yung airport of arrival. Kapag hindi lumalabas yung airport of arrival nyo, for example sa NAIA, i-type nyo ngayon ang Ninoy International Airport at lalabas yung dyang NAIA 1, 2, and 3. Ganon din sa Clark at sa Cebu International Airport, kailangan nyo lang itong i-type. At dito naman sa seat number ay iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong step 2, health declaration. Naka-note dito na hindi na requirements ang PCR test or vaccine certificate kapag magta-travel sa Pilipinas. Dahil nung isang taon simula July 22, 2023, ay inalis na ang health emergency sa Pilipinas or yung public health emergency. At mula noon guys, ay hindi na requirements ang PCR test or ang vaccine certificate. Para lang sa mga nagtatanong na hindi daw sila vaccinated or kahit isang vaccine ay wala sila. So huwag na kayo mag-alala guys dahil hindi na yan requirements. At dito naman sa country visited in last 30 days, iwanan nyo lang yan naka-blank. Tapos, i-click nyo lang yung dalawang no. And after that, click next. At lalabas na itong travel declaration summary. So, i-double check nyo guys lahat ng information. At kung okay naman at wala namang problema, ay i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel QR code. At naka-note dito guys na hindi nyo na ito kailangan ipakita dahil nakikita na ito sa immigration system. Pero mas maigi guys na screenshot nyo pa rin just in case man hanapin. Magsisendin sila sa inyo ng copy sa inyong email address or sa email address na nilagay nyo. Pero hindi na siya kagaya dati na kulay green. Pero guys, huwag kayong maglala as long as nakapag-register na kayo sa e-travel. Dito naman guys sa customs declaration, kung wala namang dalang cash na $10,000 or equivalent nito na foreign currency o kaya naman 50,000 peso na cash, ay i-close nyo lang yan. Sa mga OFW naman or pasahero na nagsasabi na mali daw yung conversion na sinabi ko dahil daw ang equivalent ng $10,000 ay 500,000 peso. Guys, eto lang ang masasabi ko. Iba ang rules sa foreign currency at sa Philippine peso. So kung gusto nyo ng clarification ay itanong nyo mismo direkta sa Bureau of Customs. Bagong e-travel departure card registration tutorial.
Nakagawa na ko guys ng tutorial ng e-travel arrival card registration pauwi sa Pilipinas sa bagong update ng e-travel. Pero ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo is e-travel departure card kapag pupunta or pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero ngayon guys, ay napansin ko na easy na at hindi na mahirap ang pagre-register sa e-travel departure card dahil hindi nyo na i-fill out or hindi nyo na pagdadaanan yung first step 3. Kaya sa mga nagtatanong kung pwede na daw ba gumawa ng e-travel account kahit hindi pa uuwi sa Pilipinas, ang sagot guys ay yes, pwede kayo gumawa ng e-travel account kahit hindi pa kayo uuwi. Hanggang doon lang muna kayo sa first 3 steps para at least meron na kayong account sa e-travel. So ganun pa din guys ang pagre-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, pwede kayo mag-register. At tandaan nyo guys na kapag uuwi kayo sa Pilipinas ay e-travel arrival card or arrival entering the Philippines ang pipiliin nyo. Kapag pabalik naman or papunta sa ibang bansa ay e-travel departure card or departure leaving the Philippines ang pipiliin nyo. At take note guys na still required mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa. May mga nagko-comment naman kasi na tumatawa pa nga na bakit pa daw tayo nagpapa-stress ay hindi naman ito kailangan dahil nga hindi naman daw hinahanap. Take note guys na huwag kayo mag-a-advise sa mga tao lalo na't hot topic ngayon ang e-travel. Dahil may mga naniniwala sa inyo na hindi na nag-register at may mga pinabalik ng immigration dahil nga wala silang e-travel registration. Nakanote naman sa QR code na hindi nyo na kailangan ipakita ang QR code nyo kapag nakapag-register na kayo dahil integrated na yan sa immigration system. Meaning kapag na-scan na yung passport nyo ay nakikita na nila kung may registration kayo or wala. At after nyo makapag-register guys ay at least ma-screenshot nyo ang QR code. Dahil just in case man na hindi nila makita ang registration nyo, ay posibleng hanapin sa inyo ito. So, i-screenshot nyo lang at hindi naman required yan ipaprint. So, para makapag-register na kayo sa inyong e-travel departure card, ay pupunta kayo sa parehong website na etravel.gov.ph. Sa mga OFW pala na naabutan ng pag-update ng e-travel habang nakabakasyon sa Pilipinas, ay panoorin nyo yung unang video ko ng e-travel arrival card registration tutorial para malaman nyo kung paano mag-register sa e-travel. Hanggang step 3 para malaman nyo kung paano gumawa ng account. Dahil kapag may account na kayo guys, kapag magre-register na kayo sa e-travel departure card, ay sa new travel declaration agad magsisimula. After nyo mapasok yung website, ay eto na yung lalabas. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address, then click continue. At dahil nga na-detect na ng e-travel website na may account na tayo, ay sign in na ang lalabas. Kaya sa mga wala pang account, lalo na sa mga OFW na naabutan ng update ng e-travel habang nakabakasyon, ay panoorin nyo yung isang video ko para malaman nyo kung paano mag-register. At kapag mag-register na kayo sa e-travel departure card dahil pabalik na kayo sa ibang bansa at first time nyo mag-register, ay pwede nyo na yun ipagpatuloy guys. Pero instead na arrival ang pipiliin nyo sa tutorial na yon, ay departure ang pipiliin nyo. Dahil pabalik na kayo sa ibang bansa. After nyo malagay yung password, i-click nyo na yung continue. Sa mga OFW naman na namomroblema na paano daw kapag titingnan sa email yung code or yung nakasave the password sa kanilang note, pero bumabalik naman yung website or yung e-travel website. Ganito ang gawin nyo guys, para hindi bumalik sa dati ay i-click nyo yung tab sa taas para hindi mawala. At after nyo maklik yung tab guys sa taas ay ganito ang lalabas. So kahit mag-exit na kayo ay hindi yan mawawala at kapag balik nyo ay yan pa rin. So ganun lang guys ang gagawin nyo sa mga namomroblema dito. After nyo malagay yung password nyo at naklik nyo na yung continue ay eto na agad ang lalabas. Ito yung sinasabi ko guys na dito na mag-i-start kapag magre-register na kayo sa e-travel departure card kapag meron na kayong account. So yung sa baba ay hayaan nyo lang dahil dito tayo sa new travel declaration. So i-click nyo yung new travel declaration. Ito na ngayon ang lalabas. Sa mga nagtatanong pala guys na hindi ko daw napakita kung paano kapag may family member. Ayan guys, kapag meron kayong kasamang family member, after yung mag-register ay magre-register ulit kayo. Pero this time, for family na ang pipiliin nyo dahil nga para yan sa kasama nyo. Pero kung solo naman kayo, i-click nyo lang yang for me.
Then, hayaan nyo lang yang air. At nandito na tayo sa arrival or departure. At dahil nga papunta or pabalik tayo sa ibang bansa, ang pipili nyo ngayon is departure leaving the Philippines. And after that, click continue. At lalabas na itong travel details step 1. Departure via air. At dito naman guys, sa purpose of travel sa ating mga OFW ay of course, for employment tayo. Kaya employment ang pipiliin nyo kapag isa kayong OFW. Pero kung hindi naman kayo guys, OFW ay mamimili kayo ng purpose ng travel nyo. Pero kung wala sa pagpipilian ay meron naman dyan nakalagay na others. Traveler type, aircraft passenger. Country of destination. Dito naman guys, sa country of destination is ang original na bansa na pupuntahan nyo ang ilalagay nyo kahit pa may connecting flight kayo sa ibang bansa. Dahil makikita naman ng immigration officer ang tunay na pupuntahan nyo sa inyong OEC. At kahit hindi naman kayo guys OFW, yung tunay na bansa pa rin or original na country na pupuntahan nyo ang ilalagay nyo kahit may connecting flight pa kayo. Dito naman sa destination address, ilalagay nyo yung address na tinitirahan or tinutuluyan nyo sa ibang bansa. Pero kung tourist naman kayo, is yung address ng hotel ang ilalagay nyo. Dito na tayo ngayon sa flight information. Date of departure, ilalagay nyo guys yung date na departure nyo papunta sa ibang bansa. At ilalagay nyo na ngayon ang yung airline's name at flight number. Just in case man guys na hindi lumalabas yung airline's name at flight number na sasakayan nyo, ay mamili na lang kayo guys ng ibang airlines or ng ibang flight number. What? Dahil ang importante dito ay makapag-proceed kayo just in case lang nasa ganito kayong sitwasyon. Pero kapag okay naman ay wala naman ding problema. Kung matanong naman ito sa immigration na bakit ibang airlines ang inilagay nyo, ay explain nyo na lang at sabihin nyo ang totoo. Lalo na't hindi nyo naman yan kasalanan kung wala sa pagpipilian ang airlines nyo or ang flight number nyo. Dahil kung sa e-travel arrival card registration ay may special flight na pagpipilian or choices, sa e-travel departure card ay wala yung special flight. So ganun lang guys ang gagawin nyo na tinuro ko kapag nasa ganun kayong sitwasyon na hindi lumalabas yung airline's name at flight number. Dito naman guys sa airport of departure, inuulit ko na hindi dito kasama ang local flight sa Pilipinas. Lagi yan sa mga international airport papunta sa ibang bansa. For example, NAIA, Clark, or Cebu International Airport. At kapag hindi naman lumalabas yung airport of departure nyo, lalo na kung sa NAIA kayo, i-type nyo lang ang Ninoy International Airport at lalabas dyan yung NAIA 1, 2, and 3. Ganon din kapag sa Clark kayo or sa Cebu International Airport. Kailangan nyo lang itong i-type at lalabas yun dyan. Dito naman sa seat number, iwanan nyo lang yung naka-blank and after that, click next. At lalabas na itong step 2, health declaration. Naka-note dito na hindi na requirements ang vaccine certificate or ang PCR test kapag magta-travel kayo. Dito naman sa country visited and last 30 days, kung wala naman ay iwanan nyo lang yung naka-blank. At i-click nyo yung dalawang no sa baba and after that, click next. At lalabas na itong new travel declaration summary. I-double check nyo lahat ng ma-information guys. At kapag okay naman lahat, scroll nyo and click submit. At eto na ang lalabas. Congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel departure card QR code. Congratulations guys dahil nakakuha na kayo ng departure card QR code nyo. Wala nang pagkakaiba ngayon ang kulay, hindi kagaya dati na may green at may blue. Pero ngayon ay pareho na. Pero ang makikita nyo dyan sa e-travel departure card QR code nyo, I'm from Philippines to United Arab Emirates dahil taga UAE ako. Pero ang makikita nyo dyan is yung bansa na pupuntahan nyo. So kailangan nyo lang guys i-screenshot yan pero hindi nyo naman yan kailangan ipakita sa immigration officer dahil nakikita na nila yan sa system. Pero at least i-screenshot nyo yan dahil just in case man na hindi nila ito makita sa system ay posibleng hanapin yan sa inyo. At dito naman sa currency declaration guys, kung wala naman kayong dalang cash na 10,000 US dollar or 50,000 in peso, ay i-click nyo lang yang close at ready to go na kayo. Pero may mga kumpletong detalye ako tungkol sa baggage and currency declaration na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para alam nyo.
10 katanungan ng mga OFW at ng mga pasahero tungkol sa bagong update ng e-travel. Actually, napakarami pa nilang katanungan pero ang sasagutin lang natin ay ang 10 at ang madalas nilang tinatanong. Number 1. Kung still daw ba exempted ang mga foreigner sa pagre-register sa e-travel departure card kapag pabalik na sila sa kanilang bansa? Ang sagot guys, take note na lahat ng pauwi sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas, lahat ng nationality ay required mag-register sa e-travel arrival card. Pero pag pabalik na sa ibang bansa ay exempted na sa pagre-register sa e-travel departure card, lahat ng mga foreigner at mga Filipino na gumagamit or foreign passport holder na. Basta yung foreign passport ang ginagamit nila sa pagta-travel at yun ang tinatatakan sa immigration. So ang sagot ay yes, exempted na ang mga foreigner at ang mga foreign passport holder sa pagre-register sa e-travel departure card. May advisory tungkol dyan at hanggang ngayon ay wala pa naman ding pagbabago. Pero take note guys, na yung mga naka-dual citizen na gumagamit pa rin ng Philippine passport pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ay required kayo mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card. Basta Philippine passport ang gamit nyo sa pagta-travel kahit naka-dual citizen kayo. Number 2. Paano daw kung nakagawa na sila ng account sa e-travel pero napansin nila na may mali sa pangalan? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Ang pwede nyong gawin guys ay kailangan nyo lang itong i-edit. So dito sa new travel declaration, ang kailangan nyo lang is i-click nyo lang yung edit sa tabi ng pangalan nyo. Yung pen guys sa tabi ng name nyo. After nyo maklik yung edit sa tabi ng pangalan nyo ay eto na yung lalabas. Tapos guys, i-click nyo ulit yung edit or yung pen. At eto na ang lalabas. Pwede nyo siyang i-edit and after that, click submit. Number 3. Paano daw ba kung nakagawa na ng e-travel QR code pero na-rebook or na-cancel yung flight? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Napakadali lang naman guys, pumunta kayo sa my travel declaration or sa new travel declaration at scroll nyo dyan sa travel history. At dyan sa baba guys, may makikita kayong edit at i-click nyo yan. At yan na guys, pwede nyo lang edit and after that, click nyo lang yung next. Number 4. Paano daw ba kung wala na yung date of return? Dahil sa unang video ko, napakita ko na may date of return kapag nilagay nyo is vacation ang purpose ng travel nyo pauwi sa Pilipinas. Kaya guys, chine ko yung e-travel account ko at nakita ko na kahit for vacation ang purpose ng travel ay wala na yung date of return. Inalis na nila. Kaya okay lang yan guys sa mga nagtatanong kung bakit daw wala ng date of return. Number 5. Pwede daw ba mapagawa ng e-travel account sa kaibigan or sa kamag-anak kung hindi marunong mag-register sa e-travel? Ang sagot guys ay yes, pwede kayo mapagawa ng e-travel account kahit sa kaibigan nyo or kamag-anak nyo. But take note guys na dapat email address nyo ang gagamitin sa pagre-register dahil yan na ang magiging permanent e-travel account email address na gagamitin nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa. Pwede din sila gumawa ng panibagong email address but inuulit ko guys na after registration ay kailangan nilang ibigay sa inyo ang inyong email at password na ginamit sa pag-register sa e-travel account nyo. Dahil yan na ang magiging permanent email address nyo. Tungkol naman sa take selfie ay wala naman din problema dahil pwede kayo mag-send ng photo sa kanila dahil pwede naman gamitin yung save photo sa cellphone nyo or sa gallery nyo. Ganito lang guys ang gagawin nyo. After nyo mapasok yung website ay i-click nyo lang yung take selfie or upload photos. And after that, i-click nyo lang yung tatlong linya sa taas at pipiliin nyo ngayon ang local files. Then choose local files at i-click nyo ulit yung files. At mamimili na kayo guys ng photo na nakasave sa gallery nyo. And after that, ayan na guys. Nakalagay na or nakasave na sa e-travel account nyo yung photo na galing sa gallery nyo or save photo nyo. Number 6. Paano daw ba mag-add ng family member kung magkakasama kayo ng mga pamilya nyo na magta-travel? Paano mag-register sa e-travel? Ang sagot guys, una ay ikaw muna ang magre-register and after yung makapag-register ay pupunta ka ulit sa new travel declaration at ikiklik nyo yun. And after that, lalabas ito. I-click mo na ngayon yan for family or for others. Tapos guys, ilalagay nyo na ang mga information nila ay tuloy-tuloy na yan. Pwede rin sila gumawa ng sarili nilang account para hindi na kayo mahirapan. Number 7.
Pwede na daw ba pagsabayin ang pagre-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card? Ang sagot guys ay hindi, dahil parehong 72 hours or 3 days bago ang flight nyo ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag pauwi kayo sa Pilipinas at sa e-travel departure card kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa. Pareho yan guys, 3 days bago ang flight. Pwedeng kahit anong araw basta sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo. Pwedeng 1 day, 2 days, or 3 days before flight, pwede kayo mag-register. Number 8. Aling email address daw ba ang pwedeng gawin or pwedeng gamitin sa pagre-register sa e-travel? Pwede daw bang email or Gmail? Pwede din daw ba yung dati nila ginamit sa pag-register sa e-travel or yung ginagamit nila sa kanilang Facebook account or sa kahit ano pang account? Ang sagot guys, kahit anong email address ay pwede nyo gamitin as long as nabubuksan nyo, dahil dyan magsisend ng code ang e-travel website. As long as nabubuksan nyo ay pwede nyo gamitin sa pag-register sa e-travel. At ang email address guys ay pareho lang naman din yan sa Gmail. Dahil ang email address ay yan yung address na ginagawa natin sa site or sa app ng Gmail. What? Number 9. Paano daw ba kapag may connecting flight? Aling flight number daw ba ang ilalagay? Ang sagot guys, sa flight number naman ay wala din namang problema yan dahil pareho lang naman din ang airlines. Pero sa country of origin guys, ang ilalagay nyo is yung bansa or yung original na bansa kung saan kayo manggagaling at kung saan kayo natatrabaho kahit may connecting flight kayo sa ibang bansa. Ganon din kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, kahit may connecting flight kayo, is yung original na bansa ang pupuntahan nyo, ang ilalagay nyo sa e-travel registration, lalo na't makikita naman ng mga immigration officer ang original na bansa na pupuntahan nyo sa inyong OEC. Number 10. Paano daw ba kung walang code na natanggap nung nag-register sa e-travel? Ang sagot guys, ang una nyong gagawin ay tingnan nyo muna sa spam email kung nandoon yung code na sined ng e-travel website. Pero kung wala talaga guys, ay may isa pa kayong choice na pwede kayong gumawa ng pinabagong email address na ilalagay ko yung video tutorial ko sa description ng video na ito. Dahil nasubukan ko nang gumawa ng pinabagong email address nung hindi nakaka-receive ng code yung isang email address. At ayun guys, naka-receive ako ng code sa bagong email address na ginawa ko, kaya i-share ko sa inyo. Nasa description yung video tutorial para malaman nyo at para may guide kayo. Take note guys na pareho na yung color ng e-travel QR code ngayon. Wala na yung dark blue at yung color green. What? So pareho na ang makukuha yung QR code after yung makapag-register sa e-travel. Makikita nyo lang doon yung country of origin nyo at yung country of destination nyo. Paano gumawa ng email address para sa inyong e-travel registration? Marami kasi mga pasahero or mga OFW ang hindi nakakatanggap ng code sa kanilang unang email address. Wala ring response ang ating gobyerno tungkol sa issue, kaya magtuturo ako sa inyo ng solusyon. So, para makagawa kayo ng bagong email address, dahil guys, gumawa ako at tinry ko sa pag-register sa e-travel at nakatanggap ako ng code doon sa bagong email address na ginawa ko, kaya ituturo ko sa inyo. Pumunta kayo ngayon sa inyong email. I-click nyo yung add another account. And click Google. Dito naman guys, i-verify nyo kung kayo talaga ang nag-access sa inyong Google account. So ilalagay nyo ang inyong password o kaya ang inyong fingerprint pin. Lalabas ito, checking information or checking info. At para makagawa na kayo ng bagong email, click create account. Mamimili kayo guys kung pang personal or kung pang business. So piliin nyo ang personal and click next. Ilalagay mo na ngayon ang inyong pangalan at apelyido. And after that, click next. Tapos guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong birthday at ang inyong gender. At click nyo ulit ang next. Tapos guys, eto, magsasuggest sa inyo si Google ng email address kung wala kayong maisip. Pero kung may naisip kayo, ay i-click nyo yung create your own email address. Tapos ilalagay nyo na ngayon ang inyong personalized email address and after that, click next. Gagawa na kayo ngayon ng inyong password at dapat mixed number, symbol at letter. At para hindi nyo makalimutan guys, ay dapat ilista nyo ang inyong email address at ang password na ginawa nyo. And after that, click next. Lalabas na ito, review your account and click next.
Tapos guys, eto na ang lalabas. Privacy and terms. I-scroll nyo lang at click I agree. At eto na ang lalabas. Processing. At hintayin nyo lang ng mga ilang minuto. At kahit lumabas na error ay puntahan nyo pa rin sa inyong email. At ayan na guys. Makikita nyo na ang bago nyo gawang email address. At ginamit ko na nga ito sa e-travel website. Pagpunta ko sa e-travel website ay nilagay ko ang email address na bagong gawa natin. Tapos click ko ang continue. At may nag-pop up na nag-send daw sila ng OTP or ng code sa email address na nilagay natin. Eto na guys, pag-check ko sa bagong email address na ginawa natin ay natanggap ko na yung code galing sa e-travel website. So, ganun lang ang magagawin ng mga OFW or ng mapasahero na hindi nakakatanggap ng code sa kanilang unang email address. Gumawa na lang kayo ng bago. But take note na inuulit ko ay dapat ilista nyo ang email address na gagawin nyo at ang password para hindi nyo mawala at para hindi nyo makalimutan. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa bagong update na e-travel, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para hindi kayo malito. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!